Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Sige na po kayo. Alala ko lang po kung niya. Okay lang po. Huwag siya mag-awad. Daw kami talaga umiyak. Pero masakit na kalooban namin. Nawala siya. Nang bigla. Bakit nga ba naiyak sa sama ng loob ang kapatid ng komedyante na si Boy Gomez? Tara't samahan niyo ako, mga dre, na alamin ang tunay na kwento ng buhay ng dating sikat na komedyante. Hello po, magandang hapon po. Iusap kayo na ipatuloyin po kayo dito. Buti pinayagan ako. Tsaka kami. Ang ilaw tubig mo dito? Ito po yung ano nyo, quarter nyo. Opo. Pwede ko po bangkunan? Pwede po, sir. Para makita nila. Kami na pa kumuwi si Ireson. Doon po siya kabila. Doon mo pala sila sa kabila. Ako si Perla Gomez Singson. Ako po yung kapatid ni Boy Gomez. Bunso po ako. Walo po kaming lahat magkakapatid. Bali pang ilan po si sir? Pinakapanganay po siya sa amin. Alala niyo po ba kung paano siya nag-start? Nag-start po siya niya nung kinuha siya sa carnival. Pinakita talaga nung magician na kunan siya ng ulo. Doon siya nagsimula. Napasok siya sa regal. Assistant siya sa magic. Tapos nakita siya ni Lito Lapid at pinasok siya. Yung pamangkin ni Lito Lapid po, asawa niya po yun. Yung pamangkin po ni Lito Lapid, asawa. Napangasawa po niya. Meron po silang anak dalawa. Okay. Babae. Mm-hmm. Pero hindi naman na kami masyadong ano. Siyempre, pabusisi o ano man. Uh-huh. Nasa porak sila ngayon. Oo, totoo yun. Nagdinda siya ng kalamansi. Yun talaga, dun talaga siya nag-believe. Kasi madalas siyang pumunta, magtinda ron. Tapos pagkatapos siya magtinda, pupunta siya ng carnival. Pupunta siya ng carnival, manonood siya, kung ano yung nakikita niya ron. Malakas ang loob niya. At talaga sa trabaho, malakas ang loob niya. Nagpaalam pa siya sa nanay ko noon na punta ako ng Cubao sa carnival. Doon nga siya nakita na. Ang alam ko na kaya discover sa kanya si itong ano ni Lito Lati. Alalay? Bodyguard ni Lito Lapid? Parang ganun. Parang stuntman din. Oo. Kilala siya. Doon siya nakilala. Natawagan. Punta kayo dito. Pamuntay niya kami. Bigyan niya kami pera. Pag uwi na, may hawa kami. Siyempre, hawa ni Diyos. Masaya kami. Pakakainin pa kami doon sa loob. Walang bisyo yan. Napaka-pangit nila magsalita sa kuya ko. Walang bisyo ang kuya ko. Ang bisyo niya lang madalas niyang kainin. Mangga, suman. Sa rep niya yun, lahat, marami yun. Yun ang kinakain niya, tubig. Pero hindi nagiinom ng asin talaga. Marami pangit na salita. Huwag kayo maniwala kasi ako ang kapatid. Tama. Nasa porak sila ngayon. Doon siya namatay. Yung mga anak niya, doon po sa... Doon siya nilibing, porak. Binurol. At sa anong kasagsagan po ng karir niya, siyempre malakas. Maganda naman po. Nagkaroon naman po talaga sila ng bahay. Doon po sa Sandigan. Commonwealth. Mm-hmm. Doon siya na natira. Doon siya nakakuha ng bahay. During that time, ano pa yun? Kalakasan pa ng karir niya yun? Opo. Doon talaga siya umuwi sa Fairview. Paano po humina yung karir niya? Naaalala niyo po? Opo. Nagkasakit kasi siya. Uh-huh. Tapos hindi niya na pinasabi sa mga ano niya. Mga... Kasamans to. Wow. Pinaka-boss niya. Ay, wala nga ho kaming... Nangyari, wala sa amin bang tumulong na, halimbawa, namatay yung kuya ko. Walang nag-produce na sabi namin sa kanila na ganito, ganun. Kasi kumbaga, ayaw niya ng pasabi. Sa ano, parang sinabi niya na pag ako nawala, kung ano man natatanggap niyo, yun na lang sa inyo. Sabi sa amin. Hindi naman namin hanggang yung tanggap niyo. Hanggang namin yung kumalig siya. Walang tumulong sa kanya. Walang tumulong sa kanya? Walang tumulong sa amin. Sabi niya marami nga ito siyang kaibigan. Pero wala pong nakaalam. Binurol po yun sa bahay nila Lito Lapid. Sa Pampanga? Opo. Secret lang? Opo. Si Sir Senator Lito Lapid po tumulong naman? Hindi ko po alam kasi yung araw na yun hindi po ako nakialam kasi nanay ko lang po. Kasi sabi ng nanay ko, nasa porak siya, doon siya binurol.
Ano bang naging sakit niya? Maraming apektado sa katawan niya, yung sa puso daw po niya, tapos sa manas niya. Lumaki po yung katawan niya eh, kasi lumaki yung katawan niya. Nagmanas siya? Nagmanas siya, lumaki ang tiyan niya. Pero hindi po umiinom ng alak yun. Walang bisyo? Wala po siyang bisyo kasi trabaho talaga, trabaho. Wala, walang bisyo yun. Alam po ng Diyos siya, walang bisyo yun. Kaya kami, nung naiwan niya kami, naiyak kami. Wala kami tanggap, talagang wala. Kaya sabi namin noon talaga, sana may tumanggap. Meron namang tayong kahit paano tulong na maibigay sa atin. Wala po naibigay kahit magkano, wala po naibigay. Hindi masalanay ko po, wala po naibigay. Kahit wala talaga? Ngayon naalala ko yung sinasabi niyo, naalala ko kasi kuya, mabait yun. Sobrang bait. Pag, halimbawa, Linggo, Sabado, pupunta rito yung bibigyan kami pera. Ang bait nun. Yun lang sasabi ko sa inyo. Kumusta po ba siya bilang kapatid? Mabait po siyang kapatid. Matulungin. Hindi po siya maano sa amin. Tumatiwalag. Tatawagan niya kami. Punta kayo dito. Bibigyan niya kami ng pera. Yun. Nung nawala po siya, kasi talagang walang-wala. Wala kami. Walang tumanggap sa amin na kasi hindi na kami, hindi niya na kami inintindi ng asawa niya. Doon na siya binuro sa Pampanga. Yun lang, wala na. Nakakaluluwa na kuya ko talaga. Hindi kami mabupunta rito kung buhay pa siya. Kasi nung nasa palengke kami, bigyan niya kami ng puhunan. Bigyan niya kami ng pwesto. Yun lang po ang sapat na tulong niya sa akin. Malaki pa lang na itulong niya sa inyo. Marami po na itulong sa amin. Kaya... Kasi dati po kayo nasa palengke noon. Opo. Bigay ba sa akin? Ay, kuya ko niyan. Nung nawala yan, parang nahukutan kami doon. Kasiyahan. Wala kami. Ganito. Tiyaga kami, tinda yung Green Hills. Itinda po kami sa Green Hills, sa Pagita po. Noon po, sabi niya, huwag kayo magtinda. Hindi kami minababayaran ko yun. Ang bait mo. Boy Gomez, ang bait-bait nun. Sobrang bait. Wala kang masabi. Kahit nanay ko, napatigil niya magtinda. Pinipilit ang nanay ko magtinda sa palengke. Kaya ibasa. Lang po. Wala nang ibang, ano. Nung namatay po yun, ang sabi sa amin niya, huwag kayong umiyak. Ang sabi niya, masaya na po kayo. Alala ko lang po kanina. Okay lang po. Huwag daw kami talaga umiyak. Pero masakit na kalooban namin. Nawala siya. Nang bigla. Hindi walang dumating sa amin. Saan ba yung mga kamag-anak? Tutusin po. Parang kamag-anak ko po siya. Kapatid ko po siya. Siya ang pinakapanganay namin. Wala pong iba. Siya. Kasi naalala ko yung huli po na inano niya kami na pumunta siya sa amin bago siya nawala. Tumira siya sa amin ng isang araw lang. Nakahiga siya. Saan po yun? Dito po kami dati. Ito po. Ito bahay po. Dito dati. Na rin yung area na rin na to? Oo, ito po. Natira siya rito. Mga anong taon? Sa Linggo. Ah. Wala. 2014 o 15. Matagal na. Anong taon po ba siya namatay? Namatay siya nung 2015 na. Sabi nga ng kuya nyo, huwag humingi ng tulong. Kami, gawin nyo kaming kasangkapan para makarating ito sa kanila. Sige po. Sa akin lang po. Sino man po ba? Sino lang po makakilalaki? Boy Gomez. Humingi lang po kami ng tulong sa kanya. Pero wala na po siya. Kaya hindi nanahimik po kami. Nanahimik na lang po kami dahil hindi po kami gano'ng marunong. Dahil isa lang po mahirap. Mga kapatid ko, mga namatay po ng kumusalang gano'n. Wala na. Wala na po ibang na tumutulong. Yun lang po ang hinihiling ko sa inyo. Kung sino man po. Mga dati niyang kasama. Mga dati niyang kasama. Sa amin. Pinabayaan po kami. Wala pong nag-interview sa amin lahat. Wala. Kaya doon lang po ang kinakasama ng loob ko po. Ito po pala yung first time na... Opo.
Pero mabait siya, kuya. Mabait si Boy Gomez. Anong pinaka nami-miss niyo sa kanya? Yung pupunta siya rito, may dala siya bangga, tinapay, gatas na malapot. Yun ang gusto ko siya. Lagi siyang may pasalubong? Yun. Minsan may dala siya pera. Ano ka? Ito tayo dito. Pupunta lang kami sa isang bagay lang. Tatayo lang kami dyan. Abutan niya kami pasimple. Hindi po siya maasing mayabang. Kung naging artista siya, hindi siya naging mayabang. Pantay ang tingin niya. Ang sabi niya po sa amin pa, marami daw siyang pautang. Marami daw siyang pautang, pero wala po. Nagbayad? Nagbabayad, pero hindi na po namin. Hanggang sa nawala na siya, walang nagwala. Hindi mo na po hinahangad na bayad sila. Yung po sa loob ba na tumulong sa amin, yun ang inaano namin sa kanya. Tama. Pero hirap po talaga kami yun nung nawala siya. Eh, ang ginagawa po namin, kitina sa pagina, tubig. May balita po ba kayo doon sa dalawang anak niya? Sa ano yun, porak pang pangay, hindi ko na po gano'n nakikita. Wala na rin kayong communication? Wala po, hindi na po nila kami pinupuntahan. Yung asawa niya po? Namatay din po. Ay, namatay na? Oo, namatay siya na, ano ha, hindi niya tanggap siguro. Mabait kasi si kuya. So magkasunod lang, parang magkasunod lang sila? Magkasunod lang po talaga sila. Alam po ni Little Lapid yun, na asawa sila. Pamangkin po ni Little Lapid, isa po siyang teacher. Ah, teacher po, siya? Sa chapel. Pagkatabi lang sila ni Little Lapid? Opo, doon siya binurolin. Tapos, nung nilibing na po siya, hindi na po nanay ko. Ako na lang po natitira, tsaka yung kapatid ko siyang nasa Bulacan. Dalawa na lang po kayo, sa walo. Sa walo. Ako po ay nagpapasalamat sa humahanga sa kapatid ko. Kahit gaano, napakabait po niya. Marami pong nagmamahal. Papasalamat din po ako sa kanya. Huwag po kayo maniwala sa mga sabi-sabi. Pero ako po ang kapatid niya. Tunay po niya akong kapatid. Wala po siyang bisyo. Hindi po siya umiinom ng alak. Hindi po talaga. Tapat. Taas po ang aking kamay. Ako po, si Perla. Talagang nagkasakit lang. Nagkasakit lang po siya. Parang ang sakit niya po, parang diabetes, tapos namagayang paa, manas. Nagamot po ba siya? Nagpagamot siya, isang beses hindi na naulit. So, nagpapayaan siya, namagayang paa. Na-perview siya nakatira nun. Sabi ko sa kanya, kuya, ba't hindi pa alam mo? Ayaw mo magpagamot. Kung mawawala man ako, pero hindi na tayo kailangan magpagamot. Kasi malala na po sa katawan niya. Mga isang araw lang, kinagabihan, nag-usap-usap pa kami. Oo, ganito, Perla. Kuya, ano? Pag ako nawala, si nanay, hindi ka mawawala. Yun ang ano ko sa, ano ba sa sarili ko? Hindi, kuya, hindi ka mawawala. Mga ilang taon po ba siya nung namatay? Mga 42 o 43. Bata pa, ano? Bata pa po siya talaga. Nung sumala na nagkasakit siya, na wala na siya ng mga... Wala na communication, wala nang balita, wala nang balita sa kanya. Wala man dumarating sa amin. Hindi na rin siya kinuha na... Walang magtanong sa amin dito. Nanahimik na lang. Grabe sabi ng nanay ko, manahimik na lang kayo. Nung namatay siya, wala man lang bang nakipaburol na mga katrabaho niya? Hindi ko po alam kasi... Kilalito lapit po siya binuro. Sa Pampanga. Hindi rin po kayo pumunta doon. Hindi kulang po pumasayang. Napakabait po ng kapatid doon. Wala akong masasabi. Napakabait. Bago kami umalis ay nangako ako kay Nanay Perla. Nababalik kami bago magpasko upang abutan sila ng kaunting aginaldo. Tulungan niyo po sana kaming ikalat ang video na ito mga dre upang makarating sa mga dati niyang katrabaho. Sa mga may mabubuting kalooban na nais magabot ng tulong ay maaari po kayong magpadala sa GCash number na ito. At tinitiyak po namin na ang lahat ng malilikom na pera ay mapupunta sa pamilya ni Nanay Perla. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam. Thank you.